sabihin natin ang ating viewers. Padamihin pa natin konti para malalaman nyo na yung katotohanan, di ba? Sabihin nyo na lang po lahat ng sabihin kung anong gusto nyo sabihin. Magsasalita na po ako. Kay Maria, Liza, Teres, Bukalan, makinig ka. Makinig ka. Sa'yo muna, sa'yo muna. Sige, sabihin nyo na. Ganito, no? Yung kaya ako nandito. Saan yung boses nyo, Mi? Kaya ako nandito. Para yung totoo yung lumabas. Na baka kasi sasabihin nyo, nakikisaw-saw ako. Total, nabanggit naman din ako doon sa issue. Pasabihin ko naman yung side namin. Chris, bakit mo kami ginaganito? Alam mo yung tinanggap kita. Tinuring kitang anak. Pero ang lumalabas, binabaliktad mo kami. Bakit ganon? Ba't hindi mo na ikwento yung ano, nag-pass forward ka kaagad? To para malinaw sa lahat, para malaman nyo yung totoo. 2017, may relasyon na si Tantan at si Ais. So nag-break sila dahil may naging boyfriend at naging kalibin. Nagka-break sila. Umuwi siya dito ng September 2019. Tinanggap ko, bisita. Pero wala sila. Pero nagpunta sila ng namasyal sila hanggang October 13, 1 month sa sakto nandito. Bumalik siya ng Qatar. Last week ng October, nag-message siya sa akin. Mommy, delayed ako. Sorry. Ako umiyak dahil magkahalong excitement dahil first time ko maging lola. Umuwi siya dito noong January. February, namanhikan kami. Alam mo yan, Teres, alam mo yan. Pagdating ng March, nag-labor ka. Lahat kami nawindang kasi alam namin premature yung idinadala mo. Lahat ng ospital, inikuta namin para lang makakuha kami ng may incubator. May magpapaanak sa'yo, tsaka pidya. Balik ulit kami doon hanggang sa pumipirma na lang ng waiver to si Tristan para mapatunayan na wala silang pananagutan yung ospital. Dahil nung time na yon, lagi nag-aaway itong dalawang to na nagagalit ako dahil ang ano ko, tumatakas to sa responsibilidad niya. 22 lamang si Tristan. 27 ka na, Teres. Ikaw ang mas matanda at ikaw ang nakakaalam dapat na tama. Pero pinanindigan mo. Kasagsagan hindi ng... mo sinabi yung totoo, ay. Kasagsagan ng COVID. Alam mo yung risk na tinake nitong mga to para lang makapaghanap. At ako, nagtatawag ako sa mga pwede kong kontakin kung saan ka pwedeng ipasok. Niloko po ako niyan. Bugbog na bugbog to sa akin. Dahil... nanganak, pati yung nagpaanak niloko mo, na normal ang doktor, bata. Doktor, niloko mo, buong pamilya mo, niloko mo rin, lahat niloko mo, hindi mo sinabi yan, bakit hindi mo sinabi? Bakit hindi mo pinagtapat? Bakit nag-pass forward ka doon sa ngayon? Eto po yan, nabuntis po yan si Ais, nabuntis po sa Qatar. Umuwi yan dito? Umuwi po dito yan sa Pilipinas, pumunta po sa amin, bumisita po yan. Pagbisita po dito, ang sinasabi po dito sa amin, yun niya, syempre, ex ko nga po siya. Winelcome siya ng nanay ko. Yung pala po, buntis na.
Mga pangalawang araw po na andito po, araw-araw yan. Opo, sasabihin ko po, may nangyari po sa amin yan. Yung nangyari po sa amin yan, buntis na po pala siya noon. Dalawang buwan na po siyang buntis. Nung March na yon, pinapagalitan ko to kasi akala ko nga premature ang baby dahil pumapasok lang siya sa 6 na buwan simula nung September. Nanganak siya ng normal. Pinoprotektahan kita, Ayis. Walang nakakaalam kita. Nito, Therese. Walang nakakaalam nito sa ginawa mo kasi mahal kita. Ito, inaako niya na sabihin mo na iniwanan ka niya. Dahil ayaw niya ng responsibilidad. Dahil napatunayan niya nga na hindi kanya yung bata. Hindi po sa akin yung bata na yan. Itong pangalawa na to, kung siya ay buntis, pag yan napatunayan sa DNA test, tatanggapin ko yan. Susuportahan namin yan. Hindi niyo po kasi dito. Alam yung unang nangyari. Hindi niya ikinuwento. Hindi ako nami. Oh, sige. Hindi niyo po alam yung unang nangyari. Una po niyan, yun niya po, nabuntis po yan. Niloko niya po lahat. Dapat po, ikakasal na po kami niyan. Yun niya po, kumpleto na po lahat. Nandito na po yan nakatira sa amin. Niloloko niya po lahat ng tao. Pag po nagpapacheck up po yan, hindi po ako niyan sinasama. Kasi nga po, yun niya po, hindi nga po talaga sa akin. Di ako naman po si tanga, nagagalit. Kasi yun, nakakahalata na po ako eh. Nagsasabi na po sa akin si mami na ano, tinatakas mo ba yung responsibilidad mo? Ganyan-ganyan. Ganun po yung ano, kasi mahal ko nga po siya eh. Hindi na po ako nag-isip ng kung ano-ano. Alam mo, yung issue mo hindi naman dapat na mabuksan eh. Kaya lang, inano mo kami eh. Buong pamilya ko, binanggit mo. Pinoprotektahan kita kasi mahal kita. Oo. Tsaka, hindi pa, namin, alam yan lahat ng pamilya mo. Tsaka huwag niyong ng buong taga-Amaya, alam yan ginawa mo sa akin. Tsaka huwag niyong i-coconnect si KP. Dahil maling-mali kayo. Dahil nangyari lamang yan. Noong umalis si Merck dito at halos isang linggo na nandito sa amin. Pero huwag niyong sasabihin yung August, maling-mali yan. Nasasabihin kabet. Ano ba ang salitang kabet? Neng, kasal yun. Yung sinasabi mo pa na dinilit ko yung Facebook mo, hindi. Ikaw nag-delete nun. Tapos, kasi ayaw mong malaman na ng iba kung ano yung ginawa mo sa akin. Nagpa-interview ko kay MJ, hindi mo sinabi katotohanan. Hindi mo sinabi na hiwalay na tayo. At sinabi ilang mo buwan na tayong hiwalay? Yung sa bata. Hindi pa pala yung naging kalibin mo. Ang naging... Hindi, eto. Ipapaliwanag ko po sa kanya, sa inyong lahat. Kaya po yan, pinagmumura ko. Opo, totoo po yun. Pinagmumura ko yan. Kasi po yan, nagsabi na po siya sa akin ng hindi ko nga po anak. Kasi po, nalaman ko po yung nanganak na. Nanganak na po yan, guys. Nanganak na po. Normal. Talagang... Ang sinabi niya po, pinalabas niya po dito... Yung umuwi siya, 2 months na raw siyang buntis. Binibilang ko po yung buwan. Binibilang ko, pero hindi pa rin po pa. So, kaya po hindi ako niyan sinasama sa ospital. Kasi nga malalaman ko. Ako naman pong si tanga. Sige, ikaw na lang muna. Hindi ko siya sinasamahan. Tapos eto po, nag-away na po kami niyan. Nandito po siya sa amin. Nag-away na po kami niyan. Sabi ko sa kanya, ano ba talaga totoo? Kasi may nakita po akong chat. Nung ex niya na bago pa siya pumunta dito sa amin, kasama niya na po yung ex niya. Sana sinabi mo yung totoo, Ayis, kasi nakita mo kung paano kita pinagtanggol, kung paano kita tinanggap dito. Alam mo yan sa sarili mo, Ayis, na minahal kita ng totoo. Hindi kita kahit isang beses niloko, ikaw ang nagloko sa akin. Pinaikot mo kaming lahat, hindi mo alam yung ginawa mo sa amin. Karoon ng trauma to. Halos bantayan namin to para lamang walang gawing masama. Kasi hirap na raw siya. Ay, hindi ako nagkukusinting ina. Nanay ako. Binibigay ko lang yung totoo. Yan ang gusto niyo eh. Totoo. Ito ang totoo. Ito ang totoong nangyari. Hindi kami pa victim dito. Tsaka Ayis, ang tagal na iniintay ko kayo dito pumunta sa amin, sa akin punta ng punta sa barangay kasi may bago na ulit problema. Yun eh. Ano sabi ko nung pumunta ang lola mo dito sa amin? Nag-uusap po kami ni Ayis, Nay, hindi niyo ba nabanggit sa'yo yun? Nakakaano lang eh kasi hindi na namin to dapat ungkatin kasi tapos na eh. Kaya lang,
ikaw yung naggumawa ng dahilan para kami magsalita ngayon. Buong pamilya, minimension mo. Iniisip pa kita na sa mga tropa ko, kumuha ako ng mga ninong, na mga ninang yung sinasabi mong anak. Oo. Lahat nakasettle na po lahat. Namanhikan kami dyan, February. Yung ipong ko po, lahat. Yung pera ko po, dyan naubos lahat. Diyan po lahat naubos. Ito po yung totoo. Ako nagpa-interview dito dahil minention mo ko. Alam mo yung totoo, Therese. Alam mo kung paano kita tinanggap bilang isang anak. Dahil sabi mo, sabik ka sa nanay. Pero anong ginawa mo sa amin? Kaya ayoko makipag-usap sa barangay dahil wala namang alam ang barangay dito. Imbis na itong nangyari na to mga sa... Mga tropa ko, mga kamag-anak ko, pinagtatanggol pa kita. Tinatanong ako, Tan, kamusta anak mo? Ayun, okay naman, premature, pero hiwalay na kami. Yan ang sinasabi ko. Kasi pinoprotektahan kita. Kasi mahal kita. Pero anong ginawa, binabaliktad mo ako. Okay, ito naman hindi sinabi na lang namin. Hindi mo sinasabi yung magginawa mo sa akin, Ayis. Hindi mo sinasabi. Nag-away tayo. Nag-away tayo, Ayis. Nag-away tayong dalawa. Kasi ang akala kong yung pinagbubuntis mo, yung una pa lang ha, yung una, nanganak na po yan, nanganak na guys, nanganak na po. May yung baby na siya. Mm-mm. Yung unang anak po niya, dun po yung pinapaako. Pinapaako po sa akin, lahat po niloko niya, doktor niloko niya. Manganak na po yan, ang sabi niya sa doktor, 6 months lang daw. Tinurukan pa po yan ang ano, yung pampakapit para hindi po lumabas yung bata. Niloko niya lahat, yung doktor. Pinapirma na ako ng waiver, sabi, hindi ko sure kung mabubuhay yung bata o yung asawa mo, sabi sa akin ganun. Kasi ngayon lang nangyari ngayon, to. Ngayon, Therese, kung talagang yung pinagbubuntis mo ngayon ay kay Tristan, susuportahan ka namin. Hindi, eto yan. Magkakita ko lang yung DNA test. Yung... Hindi na kasi. Eto pa, niloko mo lahat, pamilya ko, mga tropa ko, pero pinoprotektahan pa rin kita. Namanhigan kami dyan. Buong pamilya ko, buong mga kamag-anak ko sa Indang, umuwi sa inyo. Namanhigan kami. Kayo bahala kung maniniwala kayo sa amin, pero ito lang yung totoo. Kaya kami nagsasalita. Idinidepensa namin kung ano yung totoo. Kung may totoo man doon sa sinasabi niyang interview, pinas-forward niya yun. May pinanggagalingan kung bakit hindi niya yung sinabi. Kayo nang bahala. Tsaka pasensya na doon sa mga taong na hindi naman dapat napasama dito. Yung kinokonnect nyo. Huwag yun. Maling-mali yun eh. Kinokonnect po kasi nila eh. Lahat eh. Kinokonnect nyo. Dahil meron kang sa likod eh. May kumokontrol sa'yo eh. Alam namin may kumokontrol sa'yo. Pero hindi ka dapat nagpapaniwala sa mga yan. Dahil kami ang nakakaalam. Lalo ako. Ngayon, kayo nang bahala. Basta nagsalita kami, yun ang totoo. Ngayon, sorry po doon sa mga hindi nakakaintindi. Kayo na pong bahala. Diyos nang bahala sa inyo. Hindi ko po yan iniwanan. Hindi ko po tinaliguran yung pagiging tatay ko na sinasabi niyang ganun. Hindi po sa akin yung bata. Nanganak na po yan. 5 buwan na po yung bata. Yung nangyari yan. Opo, nabalik-balik po ako sa kanila. Hindi ko pa po sinasabi sa magulang ko. Pinapagalitan ako. Be, ano pa bang ginagawa mo dyan? Bakit ka balik ng balik doon? Kasi nga po, mahal ko po siya. Hindi ko po matanggap na ano, na ganun yung ginawa niya sa akin. Kasi po, nakasettle na lahat. Ikakasal na po kami niyan. Okay na yun. Sige na, ganun na lang. Para malaman nyo lang na ganun. Alam po ng buong pamilya niyan. Yung tatay po niya ay nag-chat pa sa akin niyan. Hindi namin kayo... Humihingi ng pasensya sa ginawa ng anak niya. Salamat sa inyo. Salamat. Opo, aaminin ko po. Yung mga screenshot po namin ni Idang. Totoo po yun. Totoo po. Totoo po lahat yun. Yung iba po doon, mga kasinungalingan eh, gawa-gawa eh. Yung sa amin po ni Idang, eto po para kay Merk to. Tol, pasensya na. Pasensya na sa nagawa ko lahat. Buong suporta binigay ko sa'yo, alam mo yan. Ikaw ang gumawa ng kalokohan. Ikaw ang gumawa ng kalokohan. Merk, walang ano, walang nangyaring ahasan dahil wala na kayo. Iniiwan mo yan. Iniiwan Pinayaan mo dito, nasa QC ka. Alam niya ng buong pamilya mo kung nasan si Merk.
Na hospital pa yan si Idang. Ako ang nag-alaga dyan. Oo, sabihin na natin ako nag-comfort dyan kasi awang-awa na ako dyan sa panloloko niyong lahat. Buong pamilya mo, alam. Walang ahas ang nangyari. Dahil nangyari yon na sila, wala na sila ni Mert. Yung sinasabi niyo August pa, hindi po totoo yun. Hindi po totoo yan. Nito lang po yan. Simula po nung pumunta po dito si Idang. At saka yung sinasabi niyang kabit, hindi kayo kasal. Hindi pa kayo kasal. Maling-mali yung sinasabi niyo. Si KP, totoong dito nagstay sa amin nung time na nawawala si Mert. Nakakaawa. Pero kayo, sakit eh. Parang, ang kasalanan ko lang po dito kay Mert. Kasi tinalo ko siya. Yun. Girlfriend niya yun. Hindi ako namunsinte. Doon po ako humihingi ng patawad sa inyo. Girlfriend niya po yun. Pero yung ex-girlfriend. Hindi ko siya sinulot ng ano. Napaka-ano yun. Alam ni Idang kung ano yung sa amin dalawa. Ngayon, para lang malinawan nyo to, hindi ako nakikisaw-saw, sasabihin nyo mama's boy. Hindi, kasi binanggit ako eh. Nanay ako, nasasaktan ako. Dahil hindi naman yun talaga ang ano eh. Kumbaga, side niya lang yung narinig nyo. Kaya din nagsalita ako. Dahil yun ang totoo. Ang mali lang talaga na pinili ni Idang, yung anak ko, na ipalit sa kanya na mali rin naman talaga. Masakit. Pero, nandito na to eh. Kasi, walang asang nangyari. Yun lang ang sinasabi ko sa inyo. Walang asang. Yung screenshot sa akin, totoo yan. Pero bakit edited? Bakit hindi nyo inilagay lahat? Ang inilagay nyo lamang doon eh. Yung magpapasama kay KP at saka kay Tantan. Bakit hindi nyo inilagay lahat? Nag-pass forward na kayo, nag-edit pa kayo. Napakasakit nun. Ikaw ang gumawa ng kalokohan mo, Mark. Sinuportahan ka namin dyan. Mark, alam mo kung paano kita tinuring. Na humihingi din ako ng tawad sa'yo dahil nangyari na to eh. Eto na eh. Pero hindi ka inahas dahil wala na kayo nung naging sila. Hindi ko masisisi si Idang. Hindi ko siya masisisi. Na hospital yan. Ako umalalay dyan. Alis lahat. Mamamatay na ho si Idang sa hirap. Dito. Kakahanap dyan. Si pero pinagtatanggol ka pa rin namin. Mert, hindi naman pa rin namin sinasabi na nasa QC ka. Kasama mo yung si Pam. Salamat sa mga nakakaintindi. Yun lang po ang kasalanan ko. Tinalo ko yung tropa ko, wala nang iba. Yung sa kay Ayis, hindi po totoo lahat yun. Siya po ang nanloko sa akin. Alam po yan ang buong pamilya niya. Pagkatapos po nito, ilalabas ko po yung mga screenshot ng chat namin. Oo, para malaman nyo din yung ano, kung hindi pa rin kayo naniniwala. Wala na kaming magagawa doon. Basta naglabas kami ng totoo. Ako po humihingi ng pasensya sa inyong lahat. Pasensya na po sa lahat. Sa ginawa ko kay Merck. Kasi kahit pa paano, kakabreak lang nila. Oo, totoo yung kakabreak lang nila. Pero ako yung nakasama ni Idang. Ako yung umalalay dyan. Salamat sa inyo. Wala pong kasalanan dito si Idang. Wala po. Mupo na tayo lahat. Tapos na to. Tama na to. Hindi na kami sasagot. Yung pinagbubuntis niyan ni Ayis, sige po, mapatunayan niya na sa akin, wala pong problema, susustentuhan ko po yan. Wala pong problema doon. Okay. Pero yung unang anak niyan, hindi po sa akin yun. Hindi po sa akin yun. Ako, siya po yung una. Lahat po binigay ko dyan ng buong pagmamahal. Binigay ko po yan sa kanya. Alam niya po yun sa sarili niya. Opo, totoo po. Nag-iwan po ako ng notes bago ko isoli yung cellphone sa kanya. Ang sabi ko, yun nga na salamat kasi masaya ako na wala ka na. Buti sinabi mo, Ayis, yan lang ang sinabi mong totoo. Yung sa ano na yan, sa notes na yan, yan lang ang sinabi mong totoo kay MG. Hindi ako makapaniwala sa ginawa mo, Ayis. Hindi ako makapaniwala. Alam ko napapanood mo to, Ayis. Napapanood mo to. Alam mo yung totoo na niloko mo ko. Kaya kita pinagmumura. Opo, totoo po yun. Yung 4K na yon,
Ano po yung kami pong apat nila Merk yun? Ako, si Chenchen, si Kuya Mark, saka si Merk. Kaya po nabuo yung 4K na yan, ito po yung katotohanan. Kumuha po kami ng mga pawok. 4,000 po yan sa Dasma. Ngayon po, nahuli po si Nikki. Nahuli po ni Nikki, yung girlfriend po ng kambal ko, si Chenchen. Pinagtanggol ko po yun. Sabi ko, akin po yan. Ako po talaga yung jigs niya. Kasi totoo po yun na pinagtatakpan ko minsan si Chenchen pag siya po yung nanguhuli ng bababae. Totoo po yun. Tapos, kung sino-sino na po inawa yan, nakipag-iwalay na po ako dyan. Hindi pa po August. Kasi po, nag-ano po siya sa akin eh. Hindi pa po pala yung kalibin niya yung nakabunti sa kanya. Sa Qatar, hindi pa po yun. Yung nakainuman niya lang po. Kilala ko yun, yung nakabunti sa'yo, kilala ko. Hindi ko na lang po babanggitin yung pangalan. Kasi may pamilya din po yun, ikaw ang kabit. Tandaan mo yan, ikaw ang kabit, may pamilya yun nakabunti sa'yo. Okay na yun. Ang kasalanan ko lang po dito, yung sa amin ni Merk. Kasi kaibigan ko po siya, pinagkatiwalaan niya ako. Humihingi po ako ng sorry doon. Tawad sa inyo. Pero wala, pong, wala pong kasalanan si Idang. Salamat sa inyong lahat. Sa suporta nyo, salamat.